yung babaran. Pagpatuloy po, merong merong magsabi kasi akala ko merong Brad Warren? Sige, so okay na, Brad Wendell? Okay na. Sige, so ilang itong ilang minuto ito? 10 minutes? 10 minutes, umano. Sige, so yung ating napagkasunduan nung ibang gabi, yung Sunday is, sasabi, ito yung ating mabasa. Sa dihang hikapdala niya siya sa Antioquia sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudluan ni nila sila. Ang mga tinunan gitawag nga mga Kristohanon o Kristiyanos sa unang higayon dito sa Antioquia. So dito ating mabasa o ating maintindihan na yung mga tinunan, yung mga disipulo tinawag na Kristohanon o Kristiyanos. Ang tanong ganito, ito ba mga Kristiyanos na mga disipulo o mga apostol? Sila ba ay nag-keep ng Saturday o Sabado? Ating basahin dito sa Biblia ng New Testament Dual Version. No? Sa Roman Catholic din ito, ating basahin dito sa Marcos, anita sa Marcos kapitulo 1. Ito yung ating mababasa o ating mabasa kasi yung mga disipulo tinawag na Kristohano o Kristiyanos doon sa Antioquia sa Acts 11:26. At sila ba ay nag-keep ng Saturday o Sabado? Ating pasahin dito sa New Testament Dual Version. Ito po ang ating mababasa dito. Mark 1:21. Okay, so ito. Og misulod sila sa Kapernaum. Og sa sunod dayon na Sabado, miadto siya sa sinaguga og nagtudlo sa mga tao. Dito may mabasa dito na nakasama ni Kristo yung mga disipulo o tinunan na sa Acts 11:26 tinawag na Kristohanon. At dito nga ating napatunayan sa pangalawang bersikulo sa Biblia na yung mga tinunan na tinawag na Kristiyanos ipumunta sila ayon dito sa Sabado, uga o nagtudlo sa mga tao. Sa ubang version, kasama niya ang mga disipulo o mga tinunan. So ibig sabihin, may mga Kristiyanos na yung mga apostol na talagang noon pa sa panahon nila, Sabado ang kanilang pagpasok sa sinaguga. Dito sa ibang version sa Biblia, ginamit ko yung ibang version kasi kahit yung ating mga kasamahan o yung ating mga kaibigan na mga sipri, ganun din ang kanilang mga taktika. Gagamit din sila ng ibang version. So, ang tanong ito bang sa panahon sa mga apostol sa panahon ni Kristo at sa mga apostol na binanggit ko yung mga talata sa Biblia, yun ba ay sa panahon sa first century? Ang sagot, tama. Kasi dito sa aklat ng Roman Catholic, no, aking babasahin dito sa aklat ng Roman Catholic, na ang aklat na ito, tinatawag itong kaluwasan historical at total. Sinulat ito ni Carlos H. Abisamis. Itong si Carlos Abisamis, saan ito pinrinta? Dan sa ihubad sa mga tigdumala sa Community of Formation Center, Samis City. So sa Samis pala ito. Dito sa page 12, o Lucy, sa page 12, yung panahon sa mga apostol, panahon ni Kristo, sabi dito, ang unang simbahan, 33 AD to 180. So pasok ito sa yung first century,
ito yung panahon ni Kristo at sa mga apostol. So, diyan natin napatunayan na yung mga apostol na tinawag na Kristiyano sa Acts 11:26, pagdating sa Mark 1:21, mga tinunan, mga disipulo ni Kristo, pumasok sila. Kasama pa si Kristo, pumasok sila sa araw ng Sabado o araw ng Sabat. At dito sa Hebreo, dito sa Hebreo 4, versikulo 9, dito sa New Testament Dual Version, kahit sa Hebreo, mayroon ding binanggit doon na ang Sabado sa Cebuano Bible na upad na ito ng Roman Catholic. Atin ding mabasa yung Sabado gibilin sa katauhan sa Diyos. No? Sabi nila, ito daw ay sandi ayon sa mga ibang mga ngaral. Pero dito sa Biblia, sa Bible Catholic, Cebuanon 4:9, busa doon ay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Diyos. So, ibig sabihin, yung panahon sa AD 33 to AD 100 ayon sa librong Katoliko, panahon ito sa mga apostol at panahon ni Kristo, ibig sabihin, sila yung totoong Kristiyanos na kanilang pinatunayan na yung Sabado nga, yung ang kanilang pagpasok doon sa simbahan. At ang tanong ito, ito ba yung Lord's Day? Ang sagot, ito, yan ang Lord's Day. Kasi sa Biblia, lalong-lalong na sa Old Testament, Levitico 23, versikulo 3, at sa Isaiah 58, verse 13, ating babasahin sa God's Words Bible. Ito yung ating mabasa sa God's Words Bible, Levitico 23, versikulo 3, ating babasahin, at ito yung ating mabasa. You may work for six days, but the seventh day is a day of worship. A day when you work a holy assembly. Don't do any work. It's the Lord's day of worship. Ano daw? Lord's day of worship, wherever you live. So yung seventh day Sabbath, ito yung Lord's day na binanggit ito sa Levitico 23:3. At itong seventh day Sabbath, ito din yung Sabado na sa New Testament na pumasok ang mga disipulo. Mark 1:21, pumasok sila sa araw ng pumasok sila sa sinaguga sa araw ng Sabado. So ibig sabihin, ito yung totoong Lord's Day at yung totoong Kristiyanos doon sa first century, yun ang totoong Kristiyanos. Kaya nga sa aklat ng ibang verso sa Biblia, yung 1 John 2:4 sa Living Bible o sa ibang version, sabi doon o sa Cebuano Bible na kung siya mag-aingon na siya nakaila kaniya sa Living Bible, Kristiyanos, na mag-claim na Kristiyanos, apan wala magtuman sa kasubuan, kana nga nag-claim na Kristiyanos, makakon ka na siya, wala kaniya ang kamaturan. So, ibig sabihin, nabasa ko sa Biblia na ang seventh day is Lord's Day. At nabasa ko din na ang seventh day na Sabbath sa New Testament, ito yung Sabado. At nabasa ko din na may mga Kristiyanos, sino? Yung mga apostol. Tinawag silang Kristiyanos ayon sa Acts 11:26. May Katolik na aklat ba na sinang-ayunan din yung seventh day is Lord's Day? Mayroon bang Katolik na aklat na pinatunayan din yun? Ating babasahin dito sa Catechism of the Catholic Church. Ating tingnan dito kung may mabasa ba na ang yung seventh day is Lord's Day. Ating basahin dito sa aklat ng Roman Catholic Church, mga kaibigan. Dito, tingnan natin sa
Kung hindi ako nagkamali, kasi mayroon din akong catechism for Filipino Catholics. At ito ating babasahin kung may aklat ba na Romang Catholic na nagsabi na ang Seventh-day Sabbath, tinawag din nila itong Lord's Day. Ating babasahin kasi medyo hinahanap ko pa yung saan itong page na ito. Ha? Kasi ang ating minutes konti lang, so nag-isa lang ako dito ngayon, so dito sa page 259 sa Catechism for Filipino Catholics, ating basahin dito 259. Ito yung ating mabasa sa aklat ng Roman Catholic 259. Remember to keep holy the Lord's Day, enjoins worship of the Lord and rest in imitation of the Creator's rest on the seventh day. Okay, ulitin. Remember to keep holy the Lord's Day, enjoins worship of the Lord and rest in imitation of the Creator's rest on the seventh day. Yung seventh day na binanggit dito na Lord's Day ayon sa aklat ng Pasyong Mahal. Pasyong Mahal, aklat ito ng Roman Catholic mga kapatid. Sa page 5, itong seventh day na binanggit sa aklat ng Roman Catholic, Catechism for Filipino Catholics, dito sa aklat naman ng Pasyong Mahal, Roman Catholic ito. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos. Dito, 6 na araw ay bago na nangyari itong mundo. 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa 7. Itong Diyos na totoo. Ano itong anong araw itong 7? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain. At kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So, ito yung ating nabasa sa aklat ng Roman Catholic ng Seventh Day. Sabi nila Lord's Day at ito ay Sabado. Akin din pinatunayan sa New Testament na yung tinawag na Kristiyanos, yung mga apostol, pumasok sila sa sinaguga sa araw ng Sabado. At nasa ko din sa Biblia na ang seventh day, Sabat, tinawag din itong Lord's Day. So, yan, napatunayan ko sa Biblia at sa aklat ng Roman Catholic. Ilang minutes pa ba? May natira pa bang minutes? May minutes pa ba? Patuloy. Patuloy ka, Madrim. Okay. So, yan. No? Yan, pinasa ko. At ang tanong, sino yung tanong na kagabi na may Bible scholars pa na nagsabi na ang Lord's Day is Saturday? Yun, binasa ko may. Yung Bible. Minutes? 3 minutes. Okay. So, maliwanag ba kami dyan, Brother Rindel? Okay ba yung audio namin? Yan, pinasa ko. Ang tanong, sino yung tanong na talagay na may Bible scholars pa? Okay pa ba? Patuloy, bro. Okay, sige. Salamat kayo. So, yung Bible, Roman Catholic, binasa ko, ang Lord's Day is Sabat o si Bede Sabat, yung Saturday. At tama si Lindsay White na yung 1:10 Revelation, araw ko yun ng Sabado. Kaya nga dito sa aking kamay, yung ang mga buhat sa mga apostoles, o Act of the Apostles, ito yung binanggit gabi ng ibang mga CFD na si Lindsay White, ang kaniyang pag-intindi niya sa Lord's Day is araw ng Paulay o Sabado. Tama po yun. Kasi nabasa ko rin sa Biblia na ang Lord's Day is 70 Sabbath. At nabasa ko din sa New Testament na pumasok ang mga tinunan, yung tinawag na Kristiyano sa Antioquia, pumasok sila sinaguga sa araw ng Sabado. Kaya nga, dyan pa lang, napatunayan na sa 10 minutes, no? kahit hindi pa umabot sa 10 minutes, pero yung mga binigay ko na mga ebidensya, dokumento, hindi ko yun private interpretation, private opinion, kundi binasa ko yung Biblia, binasa ko yung Roman Catholic, at
dyan nagpatunay na ang first century, yung unang Christianos, talagang nangaral sila o nag-keep sila sa araw ng Sabado. Yun ang totoong Christianos. Maraming salamat at kung may natira pang minutes, akin na lang ibigay sa lahat para hindi tayo umabot ng 12 ng gabi. Okay, Brajando. Brajando, Father. Nawala yata sila, bro. Nawala sila? Nawala na naman sila, bro. Nawala na sila. So, babalik to mamaya, no? Oh. No, so tanong muna magtanong, bro. Ako muna ang magtanong. Okay. So, Brad Warren, ako muna ang magtanong ngayon, ha? Okay. Ang una kong tanong, dahil ginamit mo ang Gawa Kapitulo 11 versikulo 26 na sa unang pagkakataon ay tinatawag sila na Christians. Tanong ko ay ito. Sa Antioquia, di po ba naganap ito? Tama po, ayon sa nakasulat sa Acts 11:26. Okay. Sa taong 100 Anno Domini, sino po bang Seventh-day Adventist ang maituro niyo sa Antioquia? Okay, yung aking pinatanayan, yung Lord's Day is 70 Sabbath, yung Saturday. Hindi ko po pinatanayan yung Seventh-day Adventist. Ang pinatanayan ko, yung Lord's Day is Seventh Day o Saturday o Sabado, may Christianos na nakip sa araw na yan. So, hindi ko pinatunayan yung Seventh Adventist. Hindi mo pinatunayan ang Seventh Adventist. So, yun bang tinutukoy mo na Gawa Kapitulo 11, versikulo 26, mga kasama nyo ba yun o hindi? Sagot ko nga, ang pinatunayan ko yung Lord's Day is Saturday o Sabado, Seventh Day, at yung paksa natin na may Christianos na nag-keep ng araw na yon na Lord's Day yung Sabado. Hindi ko natunayan yung Seventh-day Adventist. Categorical question must be answered categorically, no? Dahil pinatunayan mo may mga Christianos. So kaya nga, kayo'y Seventh-day Adventist na nagpahinga sa Saturday at tinanong ko kung kasama niyo ba. Kasi palitan ko ang naturang tanong. Ginamit mo ang aklat ng Katoliko na dito na print sa Usami City. Pwede po bang ipakita mo ang cover bago ko i-follow up ang tanong? Ito yung cover, Badbender Talibong. Good, very good. Pariho tayo. Sunod ko na tanong. Alam mo ba na ang tinutukoy na iglesia sa naturang aklat na binasa mo ay ang Simbahang Katoliko? Ang sagot ito, ginamit ko ito as evidence na yung panahon ng mga apostol at panahon ni Kristo, yun ang first century, yung panahon nila. At hindi ko dito pinutunayan yung Rubang Katolik na nandoon na. Pero yun ang yung tanong ko lang, no? Nang ginamit mo ang naturang aklat, may kopya ako dito, nang ginamit mo ang naturang aklat sa taong 33 Anno Domini, alam mo ba, nang pinutukoy diyan na mga disipulo at mga apostles tumutukoy sa Catholic Church na ang kanilang banal na araw ng pahinga ay Sunday. Alam mo ba na nasa aklat na yan? Ito yung sagot, Brad Wendell. Sa paggamit ko sa aklat na Romang Katolik, sabi mo mayroon ka din dyan. Ginamit ko ito kasi ang panahon ni sa mga apostol at panahon ni Kristo, doon sila sa first century at tinutunayan ko na Sabado yung pagpasok nila sa sinaguga. Kung mga basa ka man dito na Romang Katolik, kasi inyo ito eh. So ibig sabihin, pabor talaga sa inyo ito. So, pero ginamit ko. Aaminin mo na yung ginamit mo na ebidensya ay tumutukoy sa Romang Katolik na ang banal na araw ng pahinga ay Sunday, batay sa naturang aklat. Ito yung nasagot, Brad Lindell. Aklat nga ninyo ito. Okay. At ginamit ko lang ito kasi sa panahon sa mga disipulo yung mga apostol at panahon ni Kristo, AD 33 to AD 100, dyan ako kumuha ng aking premise para patunayan ko na sila yung totoong Kristiyanos na nag-keep sa araw ng Sabado, Marcos 1:21, at natawag silang Kristiyano sa Acts 11:26. Okay. Palitan ko na lang ang tanong. Ito ang tanong.
Ginamit mo kanina ang Hebreo Kapitulo 4, versikulo 11 na ayon sa iyo, Biblia, Katoliko ang batayan mo na may nakasulat na Sabado. Tanong, ang natura bang Biblia, Katoliko, tinanggap mo din ang nakasulat sa Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10 na Domingo ang araw ng Panginoon sa naturang aklat, naturang Biblia? Ito yung sagot, Lord Wendell Talibo. Hindi po ako affirmative para patunayan ko yung Lord's Day is... Teka, brother Warren. Hindi ito debate na sabihin mo na affirmative. Sagutin mo na lang yung tanong. Ito ay dialogue, kaya sumagot ka. Oh, ito yung sagot ko nga eh. Hebrewanon 4:9 yun, hindi yun 11. Ginamit ko yun kasi may mabasa doon na Sabado, gibilin alang sa katawan sa Diyos. At ang aking tinatunayan na ang Sabado, Lord's Day, may mga Kristiyanos na nag-keep sa araw na yan. Yun ang aking... Okay. Sabi mo, Bibliyang Katoliko. Tama, ang Hebreo. Yan nga, Hebreo Kapitulo 4:9 ang binanggit mo. So dahil ginamit mo ang naturang Bibliyang Versikulo 9, sang-ayon ka ba sa naturang Biblia na ginagamit mo na yung naunang tinalakay natin sa Revelation Kapitulo 1, versikulo 10 ay Domingo? Ang sagot, ito po. Yung aking pinutunayan na ang Sabado is Lord's Day at... Hindi yan ang tanong, brother. Sandali. Hindi yan ang tanong. Sandali lang. Ang tanong niya, yung sa Revelation 1:10, sinasangayunan mo ba yun na yung Lord's Day doon, Domingo? Yun ang tinatanong ni Brother Wendell. Ito nga yung sagot. Hindi ko ginamit yung Revelation 1:10 sa aking pag-deliver kaganina. Yung ginamit ko, Hebrewanon 4:9. Lumilig ko pa naman po, bro. Hello? Bibliyang Katoliko nga ginamit mo, no? O sige, palitan ko na lang. Palitan ko na lang tanong ko, ha? Para sunod na iba na magtanong. Okay. Ginamit mo kasi ang Bibliyang Katoliko dahil may nakasulat na Sabado. Correct. Kung mabasa ko sa Bibliyang Katoliko na ginamit mo na nakasulat, ang unang araw ay magiging Sabado. Sa Bibliyang Katoliko, ha? Sang-ayon ka ba na ang tinutukoy diyan ay Saturday? Ito yung sagot, Brad Wendell. Dapat magtanong ka sa aking pinatunayan. Huwag ka magtanong sa Sunday na... Teka, brother. Brother, ito ay dialogue, hindi to debate. Ang dialogue, hindi siya kailangan limitahan. Kapatid. Ang tanong ni Brother Wendell related doon sa tinitindigan mo na Saturday, Sabat. Related yon. So, pakisagot mo yung tanong niya na yung sinasaan. Ano yung Brother Wendell? Linawin ko, no, for clarification. Ginamit mo kasi yung Bibliyang Katoliko upang gamitin as reference na ito'y sumusuporta sa argumento mo. Yan. At ginamit mo na yung Sabado, akala mo sa Saturday na yan. Dahil kami ang may-ari, kami ang magpaliwanag. Kung ang Sabado ba dyan, ay Saturday ba ang tinutukoy? Kaya, sa akala mo na Saturday ang tinutukoy, yun nagtanong ako, batay sa aklat o sa Biblia na ginamit mo, Catholic, may nakasulat kasi, ang unang araw ay magiging Sabado. Ibig mo ba sabihin, yun ay Saturday? Sagutin mo yung Brother Warren. Ito yung sagot. Hindi yung akala ko na ang Sabado sa Saturday. Talaga yung Sabado, sa Saturday talaga yan. Base English Tagalog Dictionary, page 366, na ang Saturday, Sabado. Talaga yun. Brother Wendell, tinatanggap Brother Wendell ni Brother Warren na yung unang araw ng Sanlinggo ay Sabado. Hindi po yan. Hindi, yun ang tanong niya, brother, eh. Hindi mo kasi pinapakinggan yung tanong, eh. Ang tanong ni Brother Wendell, tinatanggap mo ba yung babasahin niya sa naturang Biblia na yung unang araw ng Sanlinggo ay Sabado? Tatanggapin mo ba yon? Ito yung sagot. Wag mong ilagay sa aking bibig, brother, yung hindi ko sinabi. Ang sagot ko dyan, ito. Kasi yung tanong ni Brother Wendell, ganito na lang, Brother Wendell, para hindi magulo. Brother Wendell, pakibasa mo nga yung sinasabi mong talata. Okay, kanina ginamit niya ang Leviticus Kapitulo 23, versikulo 3. At ginamit niya ang Hebreo Kapitulo 4, versikulo 9. Dahil may nakasulat na
Sabado. Sabado. Oh, yeah. Dahil ang Sabado dito equivocal term regarding the name of the word Sabbath, no? Mm-hmm. So kaya tinanong ko, dahil ginamit mo ang Bibliyang Katoliko na may nakasulat Sabado at nag-conclude ka na ito'y tumutukoy sa Tuesday. Kung mabasa ko, ito po ang tanong, kung mabasa ko sa Biblia na ginamit mo na nakasulat ang unang araw ay tatawaging Sabado. Ito po ba yan sa Tuesday? Yun ang tanong. O yan, yun ang tanong. Kung mabasa daw niya sa Biblia ang ginagamit mo na Biblia namin, na ang unang araw tatawaging Sabado, sumasangayon ka ba na yun ay Saturday? Ang sagot ito. Unang araw. Ang sagot na ito eh, hindi po ako sangayon dyan. Kasi yung pinatunayan ko seventh day, hindi po first day. Seventh day. So, hindi siya. Sige, okay. Hindi siya sangayon ba na rin din? Follow-up question. Kung ang Sabado na tinutukoy sa Bibliyang ginagamit mo ay tumutukoy sa Saturday. Sinabi sa Leviticus Kapitulo 23:7 na ang unang araw ay magiging Sabado. Ito po ba ay Saturday o hindi? Ito yung sagot eh. Yung pinatunayan ko nga, hindi first day, seventh day yung pinatunayan ko na... Brother Warren. Umiiwas ka sa tanong eh. Pataposin ito yung tanong. Ito yung tanong. Gumamit ka Leviticus 20. Sinong sasalita? Tagal lang hindi tumakay. May nakapasok. Brother Christian, paki-check. Sino yung sasalita ng iba? Yes, bro. Teka, hinanap ko nga. Hindi umano siya makatulog. Ito. Ang sabi ni Pedro Wendell, ginamit mo Leviticus 23, versikulo 3. Ngayon, tinuloy niya sa verse 7. Ayon sa verse 7, ang unang araw magiging ang tatawaging Sabado. Tinatanggap mo ba na yun ay Saturday? Yun ang tanong. Yes or no? Ito yung sagot. Huwag mo akong utusan kung ano ang sagot ko eh. Ito yung sagot dyan. Hindi ko yan pinatunayan na ang first day is Sabado. Ang pinatunayan ko, yung seventh day is Sabado, Lord's Day. Yan ang paksa ko eh. Yun ang aking pinatunayan eh. So, Brother Wendell, may strict na patakaran si Father Darwin. Okay. Sabi ni Father Darwin, tatlong beses kapag hindi sumagot si Brother Warren honestly, hindi naman to debate eh, para umiwas siya na hindi yun ang tema niya. Hindi yun pinapatunayan niya. Hindi naman to debate, Brother Warren. Ilang beses ko na sabi sa'yo, hindi to debate. Let us tell the honest answer. According to the question, hindi ito debate. Wala siyang rule na dapat yan ang tema mo, na ganyan lang. As long as ang question related sa topic mo, sasagutin mo. Straight to the point. At ang question niya ngayon, tatanggapin mo ba na yung Leviticus 20, hanggang 3 ka lang, si Badawin, tinuloy niya hanggang 7. Tatanggapin mo ba? Yes or no lang ang sagot dito eh. Tapos pwede ka na magpatuloy na naman. Ito yung tatanggapin mo ba na yung Leviticus 23:7 na ang unang araw tatawaging Sabado, yun ba ay Saturday? Ito yung sagot. Sabi mo related sa topic. Eh ano bang topic ko dito? Ang topic mo ngayon, papatunayan mo na yung Sabado, Saturday. Seventh day, yan. Yes. Saturday. Yun ang topic mo. Ang tanong niya ngayon, related sa topic mo, Sabado. So ang tanong niya, yung unang araw, batay sa verse 7, tatawaging Sabado, ayon doon sa Bibliyang Katolikong ginamit mo. Bakit kasi gagamit ng Bibliyang hindi sumusuporta sa'yo. Ito ngayon. Dito kaya yari ni Brother Wendell dito. Yung sa verse 7, ang sabi doon, yung unang araw tatawaging Sabado. Yun ang topic mo, Sabado. So related siya. Ang tanong, tatanggapin mo rin ba na yung Sabado na yon ay Saturday o hindi? Ang sagot ito, kulang yung tanong. Yan kasi yung topic ko, seventh day, Sabado, Saturday. Huwag mong putuloy yung topic ko. Eh. Okay. Tinatanggap mo ngayon, Brother Wendell. Palitan na lang natin. Wait lang, Brother Wendell. Gusto ko lang klaruhin ito.
Tinatanggap mo ngayon para makamove si Brother Warren sa next question. So tatanggapin mo ngayon, Brother Warren, na sa Biblia Katolikong ginamit mo, pag sinabing Sabado, hindi yan automatically refer Saturday. Merong ibang araw Sabado pa rin. Tatanggapin mo yan. Kaya nga hindi ko tinanggap yan kasi ang paksa ko dito, patunayan ko yung seventh day, Sabado, Saturday, Lord's Day. Yun ang pinatunayan ko. Hindi ko pinatunayan yung first day na Sabado. Ibang topic yan eh. Okay, so ibang topic, Sabado. So tatanggapin mo ba ngayon na may Sabado pala sa Biblia, hindi Saturday? Kaya nga hindi seventh day. Kaya nga, ito yung sagot. Kulang yung tanong niya kasi yung topic ko dito, seventh day, Lord's Day, Sabado, Saturday. Dapat ang tanong niya, kumpletuhon niya eh. Hindi. Simple lang yung sagot eh. Tatanggapin o hindi. Oo o hindi. Rob. Hello bro, Jando. Jando. Bro, Jando. Bro, Jovan. Nakapasok ako. Ah, bro. Tama yung sabi ni bro, Jando, bro. Jovan, bro. Jovan. Ayan, si Brother Jovan. Nakapasok na. From Israel mismo. Tama, bro. Tama, bro. Kaya kung mapapansin mo, bro. Nawala tayo sa Zoom. Nawala yung connection. Sandali po at papasok tayo muli. Ito po, connecting na po tayo ngayon. Hintay lang tayo ng sandali. Tatawagin siya, ba't din? Yan, nasa Israel yan, ha? Bro, after... Oh, yes, Brother Wendell. Bro, sige. Ito lang, gusto kasi niya, seventh day. Ha? Palitan ko na lang ang tanong ko. Yung tapat sa sabat. Okay, ito. Brad Warren, alam mo ba sa Alpha and Omega Volume 8 na ang nakasulat, Sunday is the seventh day of the week. Alam mo ba yon o hindi? Okay, salamat Brad Wendell kasi hinintay ko yung tanong na yan eh. Meron po ako dito. Alam mo ba yan? Okay, wait lang. Meron po akong Alpha and Omega kasi hinintay ko yung tanong na yan. Dito sa Alpha and Omega na ginamit mo, ating basahin dito sa Alpha and Omega, yan, ito yung ating mababasa dito. Ang sabi sa Alpha and Omega, there is no biblical. Yung paniniwala ng mga tao ngayon na ang Sunday is 70, sabi sa Alpha and Omega na ginamit mo, there is no biblical text. Ituloy mo pagbasa. Basa. Yung context. Huwag putulin. Ayan ito. Ayan, no? Ito. Ayan, nakikita sa screen. Bro, yun din. Nakikita sa screen. Yan. The seventh day of the week was adopted in Finland in 1973. The decision was taken on the basis of a 1971 recommendation by the International Organization for Standardization, there are no biblical grounds for the change. Yun ang nakasulat, di po ba? Tanong. Tama po, tama basta po. Basta seventh day, para sa inyo, basta seventh day, Saturday yan. However, batay sa nakasulat sa Alpha and Omega, sa Finland, ang Sunday ay seventh day of the week. Kaya ang aking tanong tungkol dyan, anong araw ang seventh day of the week sa inyo doon sa Finland? Okay. Ito yung sagot, Brad Wendell. Pinasa mo yung there are no biblical. Kaya nga, yung seventh day... Brother Warren, hindi yan ang tanong eh. Ang tanong niya, yung seventh day Adventist doon sa Finland, tatanggapin mo bang ang Sunday. Seventh day nila doon Sunday? Yun ang tanong. Yes or no? Kaya nga, sana... Yung sagot ko hindi sana gagambalain. Ang kaso, sa sagot ako, mayroong gagambala eh. Hindi ka kasi sumasagot, bro. Paiwas na kasi, hindi ka kasi sumasagot. Paiwas yung ano mo eh. Bro, ganito na lang dahil ikaw na lang magtanong, bro, dahil diretso kaming sasagot. Sige. Dito, hindi ka marunong sumagot eh. Palagi kang paiwas. Yan talaga yung tradisyon ninyo. Tradisyon na yung father. Marami na akong father. Nakaharap. Father, ituloy mo muna. Ituloy ko muna yung ginamit niyang referensya. Kailangan kong dibain yung referensyang ginagamit niya. Lalo na yung Catholic na aklat o mano. Bago siya nagdaan sa atin. Bro Wendell, sige, magbigyan natin ng 10 minutes si Brother Wendell dahil hindi matino kausap si Brother na eh. So, pasensya ka na kapatid. No? Binigyan ka namin ng oras. Pero si Brother Wendell, Tanungin ko muna siya batay sa ginagamit niyang pasyon, mahal.
Sige. Dahil akala niya ay sa third day na yan. Sige, Bro Wendell. Okay, una. Alam mo ba sa Pasyong Mahal na ang salitang Sabado ay sa English, Sabbath? Ito yung sagot, Bro Wendell. Sa Pasyong Mahal na ginamit ko sa page 5, ikapito itong Diyos na totoo. Ano ba ikapito? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos tamawain at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado. So yung ikapito dito, Sabado eh. Hindi yeah, yung ang, oh, yeah, ang tanong. Oh. Hindi yan ang tanong. Oh. Ikaw talaga, hindi ka talaga marunong makinig sa tanong. Ulitin mo ang tanong, Brother Rindel. Ginamit mo ang Pasyon Mahal, ang aking tanong. Alam mo ba na sa salitang Pasyon, sa aklat na Pasyon Mahal, ang salitang Sabado ay tumutukoy sa English na Sabbath? Alam mo ba yan o hindi? Okay. Kung may mabasa ka dito sa Pasyong Mahal na... Hindi! Hindi! Alam mo ba o hindi? Hindi na, no. Yun ang tanong. Alam mo ba o hindi? Na ang Sabado sa Pasyong Mahal ay Sabbath sa English? Alam mo o hindi? Ang alam ko dito, sabi sa aklat ng Pasyong Mahal, ang ikapito Sabado. Kung may mabasa ka nga Sabbath dito, ikapito Sabbath, eh di basahin mo? Yeah, alam mo ba? Alam mo ba? Palitan ko lang tanong. Ako kasi ang tanong, ha? Bro, bro, ganito. In your own, sa sarili mo, bro, alam mo ba? Nang Sabado bakit dyan, eh, Sabat. Okay, bakit mo ko tanong sa sarili? Binasa ko lang yung Pasyong Mahal. Na ang yun nga, dito, ginamit mo nga. Ginamit mo yan as referensya bilang patunay na iyong tindig. So tinatanong ka kung naiintindihan mo bang referensya mo. Tinatanggap mo ba na yung Sabadong binasa mo sa Pasyong Mahal ay Sabat? Okay, itong sagot. Huwag mo akong tunungin sa aking opinion. Pag ang aking sagot, walang ebidensya, is opinion yun eh. So kaya mo ginasa sa Pasyong Mahal. Brother Wally, hindi mo nakukuha eh. Gumamit ka ng referensya. Siyempre, yung referensya ang gagamitin mo, bago mo ilalantad yan, inuunawa mo muna. So ang tanong ngayon ni Brother Wendell, para malaman na yung referensya mo ay referensya nga, tinatanggap mo ba na yung Sabadong nabasa mo sa Pasyong Mahal ay Sabat? Oo o hindi? Okay, ito yung sagot. Ha? Ito yung sagot, ha? Ang alam ko dito sa Pasyong Mahal, ang kapito Sabado. Ang sabi ni Berwindel, ito ba ay Sabat? Eh, binasa ko nga dito, 7th day, ikapito Sabado. So, nakabase ako dito sa dokumento sa Pasyong Mahal, na aklat ng Romang Katolik. Huwag mo akong tanungin sa Sabat opinion. Sabat o hindi? Sabat ba yung Sabado na ikapito dyan o hindi? Okay, aking basahin ulit, no? Hindi, Sabat ba o hindi? Diretso. Brother, buharin, paiwas ka eh. Wala lang, wag mo lang basahin. Tinatanong ka na diretso, yung Sabado na ikapitong araw na binasa mo, Sabat yan o hindi? Ito nga, ikapito Sabado nga eh. Oh, Sabat ba? Oh. Sabat. Sabat. Dito walang Sabat nakalagay ba, na Sabat. Hindi. Tatanong kita, yung Sabado ba dyan, Sabat ba yan o hindi? Wala nga nakalagay dito sa Pasyong Mahal na Sabat. Ang nakalagay dito, ikapito Sabado. So tatanggapin mo na pwede hindi yan Sabat? Ang nakalagay dito nga, ikapito Sabado. Yun nga, tatanggapin mo ba? Bro, Brother Wendell, wala tayong magawa dahil siradong utak nito eh. Paiwas, Brother Wendell. So, Brother Wendell, magpahayag ka na lang ng 10 minutes dahil wala tayong magagawa, siradong-sirado eh. Follow-up lang, Father, batay sa kaniyang aklat na ginagamit. Batay sa aklat na ginagamit mo, anong araw si Adan ginawa ng Diyos batay sa turong aklat? Mm-hmm. Yan. Sige. Hindi yan sasagot, Brother Wendell. Anong araw ginawa si Adan ayon dyan sa ginamit ng Pasyong Mahal? Okay. Ang tanong ito, ang tanong ni Brother Wendell, tungkol lang kang Adan. Hindi siya nagtanong tungkol ito sa Sabado na ginamit na ikapito? Hindi. Tinatanong niya anong araw. Yung Sabado araw yun. So related sa topic, anong araw ginawa si Adan ayon sa Pasyong Mahal? Ito yung sagot, Rajando. Sa Pasyong Mahal na ginamit ko, hindi yung ginamit ko yung Adan. Ang ginamit ko dito, ikapito Sabado. So hindi ako ayos talaga. Merong isang aklat siya na ginagamit o Biblia, yung ang Bagong Testamento. Pwede ko bang tanungin ko na lang siya sa Bagong Testamento?
Bro, hindi. Brother Wendell, wala tayong papala Brother Wendell. Paiwas siya. Siya na lang magtanong, Brother Wendell. Siya na lang, ang ganda na lang role. Si Brother Wally na lang ang tagapagtanong. Kasi pag tayo tinanong, sumasagot tayo straight to the point. Honest tayo. Ito mga kapuntos na nanonood ngayon. Kaming mga Katolikong preacher sa Katoliko, honest kami pagdating sa pangangaral. So, ngayon, Brother Wendell, ito na lang, no? Dahil maganda yung tanong mo eh. No? Kapatid natin ay hindi maganda sumagot. Palaging paiwas. No? Hindi natin maano yan. Nakagamot na yan sa kanya eh. Ganyan no? Din ako dati, Father. Ganyan din ikaw. Ganyan din ako dati. So, makarilit ka nito. Witness, ano, sweet. Kami kasi... Waiter din ito, katulad mo, kapatid. Ganyan kasi rado ko dati, sabi niya sa mama ko, ano daw ako, totally brainwashed. So, ganito na lang, Brother Wendell. Dahil hindi tayo makapasok sa mga katulad niya ngayon. Very close-minded, no? So, ngayon, ikaw na lang ang pahayag, Brother Wendell, sa mga referensya. Matapos niyan, pwede siya magtanong. Siya ang magtanong. Okay. Brother Wendell. Sige, Brother. Ah, sayang. Dami pang akong gustong itanong. Si Brother Tata. Pwede, humingi lang po ako ng pabor bago magtapos tayo. Pwede po ako, mayroon pang atong tunding katanungan kang Brother Wendell. Bro, walang pinta. Walang pinta sa sagot, bro. Nandito na lang, bro. Magpahayag na lang kayo. Dahil di maganda, ano bro, kahit anong ganda ng tanong natin, hindi sasagot. Walang direction ito. Ganito lang, Father Darwin, parating lang po natin sa kanya. Sa gayon ba siya na pag Sabado, yun na ang Sabat. Sa gayon ba siya? Hindi nga siya sigurado, bro. Magtata, pasensya na magtata. Hindi siya sigurado. Tinatanong ko siya kanina. Yung Sabat doon bang binasa niya, Sabat ba yun? Hindi siya makasagot ng diretsyo. Pasensya na, Brad Tata, pero hindi siya sumasagot ng diretsyo. Tinanong ko na yan sa kanya kanina. Pero hindi sumasagot ng diretsyo. Wala tayong mag-alaba, Brad Tata. Ngalitan na lang, rebatin na lang natin ni Brad Wendell yung ginamit niya na pasyong mahal. Para maipakita natin na yung Sabado doon, hindi yun tumutukoy sa gusto niya Sabado. At saka doon sa ano sa ibang ginamit niya, patunayan na lang natin. Kasi, tapos siya na lang tagapagtanong. Ganun na lang okay. Kasi pag siya tinanong, hindi honest eh. At yung magagawa, hindi talaga honest yan bro. Aabot lang tayo ng alas 11, wala tayong mapapala. Hindi honest ang kausap natin. So, sige, Brother Wendell, simulan mo na. Una, maraming salamat po, mga kapatid, no? Sa kanina, iniisa-isa ko yung mga ginamit ni kapatid na Warren. Una niyang ginamit, mayroon pa siyang dictionary. Pero tandaan natin, kagabi gumagamit ako ng dictionary, Greek dictionary pa, boy, parang ayaw niya. No? Ayaw niyang tanggapin ang Greek dictionary ko, pero English dictionary na may pinotol siya, ayun, ang kanyang ginamit. At ginamit niya ang Gawa Kapitulo 11, versikulo 26, upang patunayan ang kanyang paksa na ang mga Kristiyano ay nangilin sa ikapitong araw. Kaya nga, tinanong ko siya kanina, Gawa Kapitulo 11, versikulo 26, ito po ba ay kasama ninyo o hindi? Ay, hindi umano niya pinatunayan na kasama sila. Uy, bakit ginamit mo? Gumamit ka ng hindi ninyong kasama. Ha? Dahil po ba sila'y tinawag na Kristiyano, gagamitin mo, hindi pala ninyo kasama sila. Oh. So, bakit ginamit niyo? Okay, ito. Meron pa siyang ginamit na Marcos Kapitulo 1, versikulo 21. Pero kung sundin natin siya na napaka-istrikto sa kanyang paksa, na patunayan na ang Saturday ay araw ng pahinga ng mga Kristiyano. Bakit? Yan ba sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 21, sa letra for letra na Bible na ginagamit mo, may mabasa bang mga Kristiyanos ay nagpahinga sa araw ng Sabado? Batay sa ginamit mo? Eh, wala eh.
ginamit mo pa yung, sabi mo, ito aklat, prenta ng simbahang Katoliko sa Osami City. Oh, salamat, meron ka kong kopya niyan na ang may akda ay si Carlos. So, sabi mo, ang Iglesia Katolika, ang Iglesia na mga disipulo at mga apostoles noon pang taong 33 Anno Domini. Oh, salamat na ginamit mo yan. Kaya tinanong kita, alam mo ba na ang naturang aklat na ginagamit mo ay iyo'y tumutukoy sa simbahang Katoliko na ang araw na banal ay Domingo? Oh, so alam pala niya, eh bakit ginamit mo at aaminin niyong sa inyo yan? Ha? Di alam niya. Oh. And then, ginamit niya ang Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 9. Sabi niya, ito'y Biblia ninyo na Katoliko na may babasang Sabado. Kaya nga tinanong kita, dahil Biblia ang Katoliko yan, mabasa ang Sabado. At ang paksa mo, patunayan mo na ang Lord's Day, Saturday. Kaya tinanong kita, batay sa ginamit mong referensya na sa Revelation chapter 1 verse 10 ayon sa naturang aklat. Ano ang mabasa? Saturday ba? O Sunday? Parang nakalimutan yata ang challenge natin kagabi kay Brad Warren. Anong binigay natin challenge? Ang daming mga iba't ibang salin ng Biblia na nagpatunay na yung sinabi ni Ellen Goldwhite sa kaniyang aklat na Acts of the Apostles na ang pahayag Kapitulo 1, Versikulo 10 ay araw ng pahinga ng mga Kristiyano, ito'y tumutukoy sa iba't ibang mga salin na Sunday, Domingo. Kaya ang challenge natin kagabi, bukas bigyan ka namin ng 10 minutes upang kahit isa lang man na salin ng Biblia na magamit mong referensya na nagsabing ang pahayag Uno Gis Saturday yun. O, di po ba gumamit ka ng diksyonaryo? E bakit nang gumamit ako ng diksyonaryo, ng Greek dictionary, ayaw mo? Pero gumamit ka ng diksyonaryo. O, gusto lang ang ating kapatid sa referensya na pabor, parang pabor sa kanila. At ginamit, hindi ko pa natanong yung Catechism of the Catholic Church. Lalo na kung tatanungin ka namin sa Catechism of the Catholic Church. Alam mo ba na sinasabi sa Catechism of the Catholic Church na ang Sunday ang araw ng pahinga ng mga Kristiyano? Aaminin mo ba o puputulin mo lang? Ha? Iyon. At ginamit ba niya ang Bagong Testamento? Ito, merong Bagong Testamento, kaya ang ganda talaga sa translation ng Bagong Testamento. Ito, Cebuano kasi ito, Bagong Testamento. Ang nakasulat, basahin ko sa Cebuano mga kapatid, nakasulat sa San Mateo Kapitulo 28, Versikulo 1. Karon, sa hapit na matapos ang adlong igpapahulay, ug sa pagkabanag-banag sa laing adlaw nga pahulay. May hawak si Father diyan ha. Opya. Ito'y translation sa original Greek Bible dahil dalawang sabato ang binanggit yan. Kaya gusto ko sana siyang tanungin kung alam ba niya ito. So, hindi nag-iba pa rin ng ating kapatid at na-establish ng ating kapatid na ang Saturday ay araw ng pahinga ng mga Kristiyano dahil yung mga talata na ginagamit niya, abay, hindi niya aaminin ng mga kasama nila yun. Ha? Kaya, meron pa tayong mga hinahanda ditong referensya pero maiwas ang ating kapatid kasi. So, bigyan na lang natin pagkakataon si kapatid na Warren na magtanong sa sino man sa atin ngayon, Brad Tata, Father Darwin, Brad Jando, at sino man sa atin. Okay. Si Brad Tata muna. Pakinggan muna natin ang kanyang mga argumento na piniprepare ngayon. Brad Tata? Maraming salamat sa opportunity, Father Darwin, ang aking katanungan lang kanina kung pwede.
Nagamit po siya ng ang paksa niya is patunayan niya na ang Saturday ay Lord's Day. Yun ang paksa niya. Na ang Saturday ay Lord's Day. Apat lang na teksto ang ginamit nila, wala tayong mabasa na ang Saturday ay Lord's Day. Sa apat niyang ginamit ng mga sitas. Maliban dyan, kung ang yung ginamit, ang Marcos Kapitulo 1, Talata 21, na ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa sinaguga para sa kanya, ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesus ay Sabbath keeper na, Sabbathista na para sa kanya. Kung yun ang, para, yun ang paniniwala niya, pag-intindi niya sa naturang sitas. Ang tanong, pag sa panahon nga ang mga apostol ay sa tuwing Sabat o ikapitong araw, wala doon sa sinaguga, adi hindi na po sila Sabbath keeper. Sa tuwing, kaya mayroon tayong mabasa na kahit sa ikapitong araw, sa araw ng Sabat ng Hudyo, ang apostol ay wala sila sa sinagun, nandun sa, sa triguman. Diba? O ibig ba sabihin na ang mga apostol ay hindi na din Sabat-Sabat keeper kaya wala po sila sa sinaguga. So, maliban dyan, ginamit pa niya ang Hebrehanon 4:9. Parang ning diretso na sa 9, hindi niya binanggit ang 8. Yun ang aking naganda katanungan, ang aking leading question pag mayroon po akong sanang panahon na magkatanong. So, sangayon ka yung sa versikulo 9, na nabasa ni mo ay Sabado, sana ayon ka yung ikapitong araw yung Sabado. Nababasa yon sa versikulo 9 sa kasi salin ng Biblia na ginamit niya. Pero kung atong tutusin natin, ang 8 may binanggit na isa pang araw ng kapahingaan. So, ano po yung araw ng isa pang kapahingaan dyan sa versikulo 8? Saturday pa ba yun? Iba pang araw ng kapahingaan, so hindi na yun Saturday. Paliban, wala man, para sa akin, meron na ba sa today's English version of the Darwin, Barrio Jando, na lahat natin kapin, na sa versikulo 9, sa today's English version, di ba? Sa English? Yes. Mabasa yung 7th Adventist, 7th day. Good news, Brother Tata. Yung today's English version. Pero sa tali ng Bisaya, hindi mabanggit yung 7th day. So, bisa to na sa ano sa ginamit ni Brad Perpetual Urbanes. Sa, yun ang tanong na kanina na kung para sa kanina, makamasa lang siya ng Sabado, Sabat na, ang aking tanong. Kung mabasa ko sa sarili nilang aklat, yung Great Controversy at sa Alpha and Omega, na ang Sunday ay Sabat, sangayon ba siya sa kanilang sariling aklat? Kagabi, dininay na na si Mark Finley na Vice President sa General Conference, ang aklat ni Mark Finley, almost forgotten din, dininay na niya, hindi na niya nangke, di ba? Pero ang tanong, yung aklat ni Lindulay, siya po ang paksa, siya po ang authority. Malaking pangalan ni Lindulay na nagsabi na ang Sunday ay Sabat. Yun ang gusto natin na pahayag na kung para sa kanya, makabasa lang siya ng Sabado para sa kanya, ikapitong araw na, Sabat na, yun ang aking tanong kanina, sangayon ka na yung Sabat, Sabado yun. Pero ang tanong, sa kanilang sariling aklat, Great Controversy at sa Alpha and Omega, nandito sa pinatunayan ni Ellen Goldwhite, hindi yun kotisyon ha, walang kotisyon ko, sabi ni Ellen Goldwhite na ang Sunday ay translated Sabat. So, yun lang ang ating pag-ligar sa kanyang panayag. Isang pa man, ay hindi yun formal debate. Sabi ni Brad Jando, dialogue lang po to. Pero ang dating sa ating kapatid, palaging umiyas kay para sa kanya, takot siyang mahuli. Yun lang, maraming salamat sa pagkakataon. Brother Kevin, Brother Jando, salamat. Salamat pa si Tata. Si Brother Roman, higyan muna natin. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ah, gabi na po iyan dyan. Ah.
Toronto Bin pala. Dito. Father, may i-ano lang ako kahit 5 minutes lang. Ang marinig ba ako ba diyan? Oh, yes, naririnig ka. Yes, naririnig ka, bro. Yung mga ano, kapatid natin, pasalamat tayo. May mga binanggit siya kahapon, Father, nung tinalakay natin ang Malakias. Meron siyang nabanggit na nung nandoon, nandiyan pa si Jesus, wala na mga Levite. Pagdating ng wala na si Jesus, wala na. Patunayan ko sa iyo, bro, pasensya ka na, no? Nandiyan pa ang mga Levites na pare dahil nandiyan pang templo. Nung wala na, wala pa, wala nang templo, may Levites pa rin na pare dahil ang apo dati ng aking alaga ay Levites. Apo, nagbi-bless sa synagogue, brother, hanggang ngayon. Yun nga po, ang nawala lang sa kanila, yung pag-aalay dahil wala ng templo. Pero, patuloy silang nagbi-bless, lalo na sa Yom Kippur, doon sa Willing Wall. Tuwing Yom Kippur, Day of Atonement, pumupunta ang lahat ng Hudyo doon naglalakad dahil walang bus, walang lahat, pulis lang, fire trucks, bisikleta, at ambulansya lang makalakad. Doon nagbi-bless ang mga pare na Levites. So sa sinabi naman niya kahapon, Father, dahil nagtanong si Bro Edgar kung makapasok ba ang Kristiyano sa synagogue. Ito po ang aking sagot. Dagdagan ko lang po kahapon. Una-una po, wala kang kipa. So, imbalido ka na. Pangalawa, hindi ka naman pwedeng humalik sa misusa. Yung misusot na nilalagay sa pinto ng synagogue. Before ka pumasok, kahalik ka muna dyan. So, hindi mo alam yon. Pangatlo, pag tinanong ka na magdasal ng Hebrew, hindi mo naman alam. So, yan ang mga sagot ko. At ang sinabi niya kahapon na nagtitipon ang mga Hudyo noong after Pentecost, eh, alam naman natin na nagtitipon sila una doon sa upper room. Wala pang simbahan noon. So, yun nga ang ipapaliwanag natin sa kanya na kailangan yung realidad at yung tama. Yun lang po, Father. Kasi sa tiwalag, tiwalag talaga rito. Salamat po. God bless. Salamat, Brother Roman. No? Lalong tumitibay yung mga argumento natin. No? At Brother Jan, kauna Brother Jan. So, kanina naghahanda ako ng katanungan kay Brad Warren, pero hindi naman siya magpagsagot ngayon. So siya na magtatanong. Pero, ano ba, parang napatunayan naman nila ni Brother Wendell yun. Pero, ano ba, pasasagotin ba natin? Hindi na, hindi. Walang pwenta. Walang pwenta. Ubus na ating oras. So, ano? Ito, ako naman. Ito, okay lang kung diretso siya sasagot. Eto, bilang dating SDA debater, gusto kong maipakita sa mga nanonood ng punto-punto na nauunawaan ninyo na ngayon kung bakit ako umalis sa Seventh-day Adventist. Unang-una, yun ay dahil sa founder na hindi si Kristo. At pangalawa, sa dishonesty. Yan, kaming mga SDA po, mahilig po kaming mag-create ng argument based sa aming interpretation but not related in reality. Kaya na sinabi ni ano ni Brother Romel. Naniniwala kami mga SDA na wala nang Levites. Totoo 'yun. Naniniwala kami mga SDA na wala nang Pariseo. Kasi para sa amin yung Pariseo noon parang katulad ko na ngayon. Oh. Naniniwala rin kami wala nang sinagoga. Kasi walang SDA na nakapasok ng sinagoga. Inagamit namin ng Lucas 4:16 na yung ulo na si Kristo nasa sinagoga. Tapos yung katawan, dapat sumunod daw, hindi daw pwede pag-iwalayin yung ulo at katawan, pero ni isa sa amin, walang nakasunod nun kasi walang SDA na nakakapasok sa sinagoga. Hindi namin alam na meron pa palang sinagoga.
Tsaka yung logo ng simbahan namin, iba sa logo ng sinagoga. Ang logo ng sinagoga, Star of David. Ang logo ng simbahan namin, hindi Star of David. Pangatlo, itong sinasabi ngayon na Lord's Day, kung napapansin nyo kanina, nahuli kami ni Father kasi yung signal namin mahina. Kung naiintindihan ko yung ano niya eh, kahit hindi ko magagawa narinig, naiintindihan ko eh, na wala siya ginamit na Bible scholar na nagpapatunay na yung Lord's Day, doon sa ginagamit yung talata sa Old Testament, yun ang Lord's Day na tinutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10. Ngayon, dito tayo sa Revelation chapter 1 verse 10. Isa ito sa mga binigay sa akin kanina na mga na batayan. Gusto ko makita po ninyo. Ito po ay galing pa mismo sa King James Version. Yan. King James Version kung saan pinatalakay po itong Lord's Day. I was in the Spirit on the Lord's Day. Ang Bibliyang ito po ay meron po siyang concordance. Hindi siya Bibliyang Katoliko, ha? King James Version siya. Meron siyang concordance or cross-reference. Yung Lord's Day dito, cross-reference niya sa letter Y, kasi X, kung nakikita niyo, ayan o. Yung I was, may X nakalagay dyan. And then, sa the Lord's Day, may Y. And then, ito sa upgrade, may Z. So, ang cross-reference niya, ang palatandaan yung letter Y. Ang cross-reference niya, hindi Levitico, brother. Hindi Levitico. Yan ay Juan 20:26. Tingnan natin ngayon kung ano ang nakalagay sa Juan 20:26. Ito yung sinasabi ko. Dokumentado tayo, ano? Ano ang sinasabi sa Juan 20:26? Tingnan natin. Ayon ba dito sa Juan 20:26, kung babasahin natin, sabi dito, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipot sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Kung hukunin din ang kontekstong ito, hindi nagpapakita si Kristo sa kanyang mga alagad sa araw ng Sabado. Siya ay nagpapakita tuwing linggo. Pagkakita niya ng linggo, mawawala siya at magbabalik makalipas ang isang linggo. So hindi siya babalik sa araw ng Sabado. Babalik siya araw ng linggo. Kaya yung gathering ng Christian, araw ng linggo. Ito, parundagan pa natin yung mga referensya natin, ano? Kasi, kahit dokumentado tayo dito, hindi ako nagtatagpi-tagpi. Ito yung error sa ating mga SBA. Mahilig kami tumagpi-tagpi ng ideya na hindi tumutugma sa realidad. Ito pa. Dagdagan pa natin, ano, yung isa sa mga referensya na gagamitin ko. Ayan naman dito, ito. Yan. Ito ay Apocalypse, an exegetical commentary on Daniel and Revelation by Dr. Sebastian Hakeel. O yan, isa yung well-known na Bible scholar. Sabi niya, in the first century AD, the Christians started the first day of the week as the Lord's Day. And it becomes important because the first day of the month was celebrated by Romans as the day of the emperor. Hindi alam to na SDA, brother. Kasi yung mga history kasi, pinipili lang namin. Kung alin yung pabor sa amin, yun ang aming gagamitin. Pero kung hindi pabor sa amin, ayaw namin gamitin yan. Kaya kami naliligaw. Napansin ko yung pagkaligaw ko eh. Ito pa. Dugtungan pa natin. Ito. Yan ay the new Strong's Expanded Exhausted Concordance of the Bible, oh, by James Strong. Ano-ano ang sinabi niya dyan? Ito. Yan. Kyriakos, sa Revelation chapter 1, verse 10 pa. Lord, oh, yan, Kyriakos, from Curious, signifies, pertaining to a Lord or Master. In the New Testament, is used only of Christ. In 1 Corinthians 11:20, of the Lord's Supper, or the Supper of the Lord. And, in Revelation chapter 1, verse 10, of the day of the Lord, which may be a reference to Sunday, the day observed by the early church in honor of the resurrection of Christ. Ito pa. Yan. New International Version Compact Bible Commentary by John Selhammer. Ito sinasabi ko eh. Hindi tayo nag-i-interpret. Hindi tayo nagtatagpi-tagpi.
ang mga Bible scholar pinag-aaralan ng background ng Biblia. Sabi dito, next, John states that he was in the Spirit on the Lord's Day, sa verse 10. Ito, the phrase the Lord's Day refers to the celebration of the first day of the week, Sunday, as a reminder of the day on which the Lord was raised from the dead. Yan ang dahilan, Brother Wendell, bakit hindi niya masagot-sagot yung tanong mo kung sinong Bible scholar ang nagpapatunay. Bakit? Siya lang ang nagtatagpi-tagpi ng talata. Siya lang ang nagtatagpi-tagpi ng talata. Bawa, parang ganito. Bakit ako sabadista? Ito yung argumento ko dati. Bakit ako sabadista? Sabi sa Colossus 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang iglesia ang kanyang katawan. Sabi naman sa unang Pedro na si Kristo ay nagbigay sa atin ng halimbawa upang tayo sumunod sa kanyang hakbang. Ano yung kanyang hakbang? Sa araw na pagsamba, tuwing Sabado, nasa sinagoga. Lucas 4:16. Kaya ako sabadista. Ganun kami mag-natwiran eh. Pero hindi namin alam na yung sinagoga pala, specific pala yun, simbahan ng Judaism. Hindi pala yung simbahan ng Kristiyano. Gaya ng mosque, simbahan yun ng Muslim. Huwag mong sasabihin, yung Kristiyano sumasamba sa mosque kasi iba ang mosque, iba ang katedral. Iba ang mosque, iba ang sinagoga. Si Kristo, kung gumagamit siya ng talata, si Kristo pumasok sa sinagoga, yun ay dahil ipinanganak siya sa relihiyong Judaism. Pinanganak siya sa relihiyong Judaism. Kaya nga, simula ng kanyang pagkabata, nakasanayan niya paglaki niya, pumasok sa sinagoga kasi naipanganak siya sa panahon na ang relihiyon ng mga Hudyo ay Judaism. Yan. Ano pa yung mga napansin kong ginamit niya? Ito, Hebreo 4:9, hindi daw Sunday yan. Hindi daw Sunday. Eh kung hindi Sunday, paano may papaliwanag ngayon na yung sa Israel ngayon, ang Christian magsabat, hindi naman ang hindi naman sa Saturday. Kung Saturday, tinutukoy sa Hebreo 4:9, na meron pang natitirang sabat para sa mga alagad ng Diyos, paano mo mapapaliwanag ngayon na sa Israel, ang nasasabat ng Sabado, hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo. At yung naniniwalang si Jesus ang Kristo, sa Linggo naman nagsasabat, hindi naman sa Sabado. Kung Sabado ang tinutukoy ng Hebreo 4:9. Ito yung sinasabi ko eh. Mag-aaral tayo, ibatay natin sa reality. Hindi sa imbento lang ng ating unawa. Ano pang sinabi niya? Unang Juan 2:4 ng The Living Bible. Ito gusto kong kunain ito. Tingnan natin yung sinasabi ng The Living Bible sa 1 John 2:4. Ano ba sinasabi ng The Living Bible? Pinutol niya ito kanina. Ito ang sabi dito. Someone may say, I am a Christian. I am on my way to heaven. I belong to Christ. But if he doesn't do what Christ tells him to, he is a liar. Eh yung topic niya, Sabat, meron bang talata sa Biblia na si Kristo nag-utos na magsabat kayo? Wala. Walang utos si Kristo na magsabat kayo. Bakit mo kinunikta yung unang Juan 2:4 sa tema ng Sabat, eh wala namang utos si The Living Bible pa ginamit. Wala namang utos si Kristo na magsabat kayo. Ito, basahin natin. Ano ba ang inutos ni Kristo? Unang Juan 4:21. Yan. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Umibig. Kaya kung pag tayo nagtutulungan, nag-iibigan, natupad natin ang utos ni Kristo. Galatia 6:2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad din yung utusan ni Kristo. Wala namang sabat dyan eh. Matutupad mo. Magtulungan kayo. Matutupad mo. Hindi sinabi ni Kristo, nagsabat ka ba? So wala, out of context siya. Tinatanong siya ni Brother Wendell. Ito, Gawa 11:26. Ginamit niya ang Gawa 11:26. Hindi naman niya mapatunayan, kasamahan niya yon. Tinatanong siya ni Wendell, paiwas ang sumagot. Bakit? Kasi nung nasa Sabadista pa ako,
Tingnan ko yung ano eh, yung hierarchy ng ano eh, ng list of bishops ng Antioch. List of bishops ng Antioch. Nangunguna si San Pedro. Pangalawa si San Evodius. Tingnan ko ang background ni San Evodius, hindi siya Sabbath keeper. Sumunod si Ignatius. Si Ignatius nagsulat na ang mga Kristiyano hindi na sumusunod sa seventh day Sabbath. Ang sinusunod ng mga Kristiyano yung ano, yung Lord's Day. Ito tingnan natin na para hindi tayo mapagkamalian na tayo gumagawa lamang ng mga nawala ng mga batayan. Gusto kong ipakita ito sa mga nanonood sa atin. Ito ha. Teka. May ano ko to para makita po ninyo na tayo po ay meron po tayong batayan. Hindi po tayo gumagawa ng kwento. Hindi uso nito ang kwento-kwentuhan lang. Ito ha. Tingnan natin. List of Bishop of Antioch. Nangunguna si Apostol Pedro. Sumunod si Evodius, sumunod si Ignatius. Ba't hindi niya maamin na may kaugnayan sila? Di wala pa silang kaugnayan talaga dito sa mga taong to. Pangalawa, yung ginamit niya na letters to Magnesians na sulat ni St. Ignatius na pangangaral ni ano ni Apostol Juan. Sa chapter 9, yung sinabi ni St. Ignatius, ito sa chapter 9. Those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Sa linyang ito, pinapatunayan na may dalawang araw, may Lord's Day at mayroong Sabbath. Yung Sabbath na tinutukoy dito, ito yung Sabbath na sinasabi ni Brother Warren, the seventh day. At yung Lord's Day na tinitindigan ni St. Ignatius, ito yung Lord's Day na binabanggit ni Apostol Juan sa Revelation chapter 1 verse 10. Nagtataka po, ba't ang tindig ni Brother Warren nalipat siya doon sa Old Testament? Eh mga Kristiyano tayo, wala siyang napatunayan na yung Revelation, tsaka ito. Alam niyo ba kung bakit mahilig kami mga SDA sa debate? Bakit? Kasi nilalaro namin yung debate. Ilalaro namin. Una, pag kami titindig, ipifilter namin yung sasabihin namin. Hindi kami gagamit ng talata kung sa tingin namin ipit kami dyan. So doon pa lang, masusukat nyo na ang dishonesty. Pagdating sa tanungan portion, uubusin namin yung oras nyo. Kakatanong ng walang silbing tanong. Kakatanong ng hindi bate sa tinindigan ng kalaban namin. Yung mayroon kami sa debate, gaya kanina. Yan ako sinabi ko eh. Ang programang ito ay dialogue, hindi debate. Kasi kapag debate, magiging istrikto ka sa mga isasagot mo. Dialogue to para anuman ang itanong sa'yo as long as related sa topic mo, sasagot ka, bro. Yes. Garo na yun. Malinaw na malinaw. Yes, okay. Patanungin na natin si kapatid na Warren dahil ipasiguro namin sa'yo na diretso kami sasagot. Hindi kami iiwas sa iyong mga pwede, Brother Warren. Brother Warren? Okay, maraming salamat sa lahat ng sumagot at nagbigay ng kanilang mga explanation. Ang tanong ko ngayon, kasi ang part ko ngayon magtanong, kahit sino dito, no? Yung tanong ko ito, ginamit ko yung Pasyong Mahal, aklat ng Katolik mo. Sa pahina 5, sang-ayon ba kayo na ang nakalagay dito, ang ikapito, Sabado, hindi Domingo? Sang-ayon ba kayo o hindi? Sang-ayon kami na yun ang nabasa mo. Paliwanag mo, Brother Rindel, kung anong araw inilikha si Adan. Sandali. Humina ang aming kuryente. Ang kuryente. Klaro ka, Brother Rindel. Okay. Malinaw naman. Okay. Sang-ayon kami sa binasa mo na yon ay Sabado na nakasulat sa pahina 5 pero may iniwasan ka na Domingo. Kay, bakit ito tinatawag na Domingo? Ito po Spanish language. Domingo, Lord's Day. May iniwasan ka? Yung ano, Brother Wendell?
Kailan ipinanganak si Adan Brother Wendell? At ang ginilika si Adan? Sunod na lang kung magtanong siya. Hindi na tatanong yan. Ako nalang magtatanong sa iyo kasi nabanggit mo yun kanina for clarification na ba't mo na itanong yun. No, Sabado. Sabado pinanganak, nilika si Adan Sabado. Mm. Yan, Sabado nilika si Adan ayon sa pasyong mahal na ginamit mo, Brother Warren. Tingnan natin kung... Sige, follow up. Okay, maraming salamat sa sagot. So, inaminin niyo na ang ikapito Sabado ayon sa aklat ng Pasyong Mahal. Ang tanong ko ito, ito ba ay totoo na sa Biblia na ang ikapito Sabado? Totoo yan. Ikapitong araw sa Biblia, Sabado yun. Yung ikapitong araw ng Sanlinggo, ha? Hindi yung ikapitong araw ng Genesis. Inatanggap namin na yung ikapitong araw na inoobserbahan ng mga Hudyo until now, Sabado talaga. Brother Roman de Mevilla, confirm lang. Di ba, yes. Sabado ngayon dyan sa inyo? Wala pa, hindi pa tapos ang Shabbat, bro. Isang oras sa atin pa. So confirm ha, sa Israel ngayon, Shabbat. Ikapitong araw, Shabbat. O, confirm na yun. Ganyan, okay. Dapat diretso. Okay, pero yung ginamit mo pa siyong mahal, Brother Warren, ginawa si Adan sa araw ng Sabado. Sa Biblia, ika-anim na araw ginawa si Adan. Yan, nireconsider mo yan ha, kung ano sa'yo. Sige, follow-up question. Okay. Ang follow-up question ko ito, sa pasyong mahal, ang nakalagay dito, ang paglalang ng Panginoong Diyos nitong buong mundo. Hmm. At ang ikapito dito Sabado. So, sangayon ka na sa Genesis, ang ikapito ay Sabado, Brother Jando. Sangayon kami sa binasa mo. Sangayon kami sa binasa mo. At sa araw na yan, na Sabado, na sinasabi mong araw na yan, Sabado, ikapito, sa araw na yan, nilika si Adan. Okay? Okay, follow up. At dito sa Pasyong Mahal, dito din ating mabasa na ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado. Kung ating basahin dito, nabasa natin dito na sundin ang Sabado. Kung sang-ayon kayo dito, bakit ibang araw ang inyong sinunod, hindi Sabado? Kasi ang Sabado tinutukoy dyan. Ako ang sasagot. Bale-windel. Sige, dahil ginamit mo yung aklat namin, gagamitin ko rin yung aklat ninyo. Itong The Great Controversy by Ellen Goldwine, pahina 534, ito po ang mabasa natin. The Observance of the Seventh Day Sabbath has, however, virtually ceased. Nasa aklat ninyo, ganap na huminto. Bakit? Dahil yung Sabado na yon, yun ang Sabado na ginagamit din sa Biblia ni mong Katoliko, yung Katoliko, sa Juan 5:18. Winasak ni Jesus ang araw na Sabado. Nasagot na. Okay, follow up? Sige. Diba, Lord? Okay. So kung inaamin niyo itong Pasyong Mahal na ikapito ay Sabado, ito ba'y tinuro ninyo sa lahat ng Katoliko na ang ikapito Sabado o ang itinuro ninyo ikapito Domingo? Sagot. Ako ang sagot? Sige, Brother Wendell. Tinuro namin na ang ikapitong araw Sabado batay sa ating kalendaryo maliban sa Finland dahil ang ikapito nila ay Sunday. Pero hindi yan ang araw ng mga pahinga ng Kristiyano. Ang itinuturo, yay Domingo na nasa nakasulat sa aklat mo, kaya Domingo, Lord's Day, na mabasa sa Revelation 1:10. Sunod. Okay, follow up. Ginamit ko kanina yung Levitico 23:3 na sinabi doon na ang seventh day, yung Sabbath, is Lord's Day. Tanong ko, sang-ayon ba kayo sa mabasa o sa nabasa na may mabasa pala na ang Lord's Day is 70 Sabbath? Sang-ayon ba kayo doon sa yon sa doon sa verses sa Biblia? Okay, ako sasagot.
Sige. Sumasangayon kami na para sa mga Israelitang nagsulat ng Levitico, ang Lord's Day na kinikilala nila Sabado. Pero pasensya na, iho. Hindi yan ang Lord's Day na tinutukoy ng Revelation chapter 1 verse 10 ng mga Kristiyano. Huwag kang makakalimot, mga Kristiyano, tayo ito. Walang ginaisin sa atin. Well, Brother Romel, Timbrevilla ng Israel. Pakipaliwanag. Ano ang araw ng Sabat diyan sa Israel? Ng Kristiyano? Linggo. Oh, Linggo. So hindi tugma doon sa ginanong Levitico 23:3. Yung Leviticus, kapatid, Old Testament 'yon. Hindi tugma. Oh, refers 'yon sa mga Hudyo. At wala naman kaming question na ang Sabado, rest day talaga sa mga Hudyo. Yung ginagawa mo na presentation kapatid, wala kaming objection doon. Dito tayo sa panahon ng mga Kristiyano, huwag kang mag-quote ng Leviticus. Dahil yung Leviticus, panahon sa mga Hudyo. At hanggang ngayon, nagpadayon pa sila, nagpatuloy pa sila hanggang ngayon. Kaya nga, Saturday pa ang sa kanila. So, ang sinusunod nyo pala, ang mga Hudyo, hindi ang tunay ng mga Kristiyano. Sunod na tanong. Okay, follow-up na tanong. Kaganina, binanggit ni Brad Wendell na yung ginamit kong dictionary pinotol ko daw. Ating basahin dito ang aking premise na tanong. Sa Tagalog English Dictionary, hindi po ito sa 70 Adventist po. Sa page 366, ating basahin dito. Sa 366, ito yung ating babasa. Ito. Sabado, noun. Saturday, the seventh day of the week. Saang banda, Badwindel, na pinotol ko yung nakalagay dito sa dictionary? Saang banda dito sa dictionary na binasa ko tingnan na pinotol mo, ko? Tingnan mo ang nakasulat na Saturday, seventh day of the week, Sabbath of the Jews. Sige, tingnan mo. Ito, aking pakita sa screen, ha? Yan. Yan. Walang nakalagay da na Hudyo. Ang nakalagay dyan, Sabado, Saturday, the seventh day of the week. Wala na nakalagay dyan eh. Iba na. Okay. Sinong dictionary siguro yun? Walang tutol tayo dyan. Okay. Wala naman tutol kami. Walang tutol dyan. Saka basta kung ano, Brother Wendell, po na yung sinabi na kanina na tinuturo daw natin ang seventh day of the week daw is Sunday. Baka nakalimutan yung nagtupapa ng Katoliko kung gumawa ng kalendaryo. Ano bang araw ang Sunday sa kalendaryo ng Gregorian calendar? Seventh day ba? Ba't iba yung ano niya? Sige, follow-up question. Okay, follow-up question. Okay, pala question. Kinamit ko kanina yung New Testamental version, aklat, Bibliang Katoliko po ito. Yung sa Hebreo 4:9, ang tanong ko ito. Tanggap ba ito ng Katoliko sa Hebreo 4:9? Tanggap ba ninyo ito na ang gibilin sa katauhan sa Diyos, hindi Sunday kasi nakalagay dyan, Sabado? Tanggap ba ninyo ito? Hindi. Ako na mauna, Brother Wendell, sumunod ka na lang. Yung Sabado tinutukoy dyan, hindi tumutukoy sa Saturday. Kasi ang ebidensya ngayon sa Israel, na siyang sinulatan ng Ebreo, mga Kristiyano sa Israel, ang kanilang Sabat doon, na mga Kristiyano, Sunday. Hindi porke nakabasa ka ng Sabado, Saturday na kaagad. Sa Krista Israel, ang Sabado ng Kristiyano, Sunday. Brother Wendell, ano yung dagdag mo? No, malinaw na yan. No? Kung gamitin natin ang English translation yan, yung Sabado, nakasulat, rest, Sabat, rest, hindi Saturday. No. Follow up? At bago, ito pala bro, yatras mo lang ng Hebreo 4:8, brother. Okay, basahin natin sa Hebreo 4:8. Ito, iniiwasan nila itong Hebreo 4:8 eh. Ayan, sayin natin na Hebreo 4:8 ha. Hebreo 4:8, sabi dito. Kung ang tao noon ay nabigyan ni Hosea ng lubos na kapahingahan, rest, kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos, ipinangako, so future to. Hindi ito yung nakasanayan. Hindi na sana ipinangako pa ng Diyos
ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. So meron pang isa pang araw. Ipinangako, ibig sabihin hindi yan ang nakasanayan noon. Kaya ang Israel ngayon, ang Sabado ng Kristiyano sa Israel, Linggo. Ah, English po. Sa English. Sa English. Ito sa dito ng English. Sabi dito sa English. Yan. If Joshua had given the people the rest that God had promised, God would not have spoken later about another day. So, kita nyo kapatid, another day. Promise. So, kung nanatili pa sa Sabado, it is same day. Oh, same day. English another siya. Day na eh. At saka ba't ipapromise? Oo. Ba't ipapromise kung nandiyan na pala nakasanayan na? Nakasanayan na pala. So, totoo yun. So, another day na kapatid. Hindi sinabi doon, the same day. Follow-up question. Tama, Brad. I think so kami sasagot, ha? Sana ganyan ka sumagot, brother, no? Diretso, ano? Okay, follow-up. Honest kami, honest. Tanong. Okay. Ayon sa binasa natin ngayon, Hebrew 4:9. Okay? Binasa ko. 4:9 yung aking binasa kanina na ang Sabado gibiling sa katauhan sa Diyos. Sangayon ba kayo na ang binigyan ng Sabado ang katauhan sa Diyos? Sangayon ba kayo diyan o hindi? Una-una, yung mga Israelita ay bayan ng Diyos. Bakit hindi mo i-atras ng kaunti na meron ng another day? Meron ng another day. Bakit pagka-focus ka lang sa Noibi? Meron ng another day sa utso. Follow-up question. Okay, so ang follow-up ko kasi hindi ko po ngayon time ang pagsagot kasi tapos na po yung aking role. Sabi niyo, what? Sabi niyo, hindi na ako magsagot. Okay, okay. Kasi, okay. Tanong, okay, brother. Okay. Tanong, brother. Yung ginawa ni Padre Darwin is rhetoric question yan. Hindi yan dapat sagutin mo. It's a rhetoric question. Kung saan ka ng katanungan, okay. Brother? Okay, follow up. Okay, follow up. Ayon sa Hebrew 4:9, sabi ni Barjando ay Sunday yun. Saan mabasa sa Hebrew 4, whole chapter, verse and chapter sa Hebrew na yung Sabado ay Sunday? Saan mabasa dyan sa Hebrew 4? Sunday na nga eh. Ito, basahin ko ha. Sana maunawaan mo, brother, ha? Sabi dito, as it is, however, there still remains for God's people a rest like katulad pareho pareho sa pagpapahinga ng Diyos sa seventh day. Pag sinabing pareho, ibang araw yan. Sana na ay nakikita mo yung grammar, ano? There still remains for God's people a rest. Like, ito place to eh. Hindi today. Patunayan ko ito mamaya, hindi today. Sige, magtanong ka. Lalabas ko yung ebidensya na hindi today. It is a resting place. Sige. Okay, follow up. Ito yung aking follow up. Sabi mo kagalina, Brajando, yung Hebrew 4:9 na Sabado ang gipilin sa katawan sa Diyos. Sabi mo, Domingo. Ito yung follow up. Saan mabasa sa Hebrew 4 word for word na yung sabi mo Sabado ay hindi yun Sabado kundi Sunday? Saan mabasa yun sa Hebrew 4? Yan ang aking tanong. Yan nga eh. Like. Ibig sabihin, another day. Nasa A. Huwag mo putuloy ha. Yung A, may promise ang Panginoon. May promise. Ibig sabihin, hindi pa nasasagawa ng kahit sino. No? May promise na ibibigay sa kanyang mga alagad, at yung araw na yon, na rest na yon, ay katulad ng pagpahinga ng Panginoon sa seventh day. Katulad, ibig sabihin hindi yon ang araw na pinagpahinga natin. Yun ang araw tukoy, iba kasi katulad lang. So atas mo lang kaunti kapatid, wag mong walain yung another day, magkaruntong yan eh. Bakit sa baby talaga? Of course. Sige, sunod na tanong. Okay, next na tanong. Yung ginamit ko kanina na ito yung
Catechism for Filipino Catholics na aklat ng Katoliko. Totoo ba ito na ang Lord's Day, ito yung seventh day sa creation? Tama ba ito? Basahin mo, basahin mo muna. Basahin mo. I-contextualize natin. Basahin mo. Okay, masahin ha. Okay, dito sa 259 sa aklat na ito, 259, ito yung ating mabasa. Okay. Filipino. Filipino. Okay. 259, no? Yes, 259. Remember to keep holy the Lord's Day. Enjoy worship of the Lord and rest in imitation of the Creator's rest on the seventh day. Patuloy. Tama patuloy. Ba ito? Patuloy mo. Ipatuloy mo pagbasa. Ipatuloy mo po hanggang sa 934. Pero yun na ito eh. Ito. Meron pang karapunan yun, bro. May 934 po. May 934 po, bro. Brother Romel, basahin mo yung 934. Okay po. What does the Sunday rest mean? Sunday rest means a rest in God's presence involving a freeing of the self from hyperactivism and from precomposition with competition for success. At kung babasahin din po natin ito sa ano, sa 933, atras tayo, what the New Testament sources for this commandment, the church laws reminds the faithful of their duty to worship together as a community on Sunday, the day of Christ's resurrection, by actively participating in the Eucharist, the sacrifice of the new law instituted by Him. Yan, at nung klarong-klaro sa ginagamit mo kapatid ha, hindi mo binasa ng buo, kumuha lang ka lang ng isang linya, isang sentence. At sabi mo nung gabi, nung binasa ni Brother Wendell yung general conference na isang president, sabi mo, hindi mabuti na hindi na nyo basahin ang konteksto. Maiba yung kahulugan. So, yan din ang advice namin sa'yo, kapatid. Kapag naharap ka sa amin, konteksto ang dapat i-present mo. Hindi lang isang paragraph. O isang linya. Hindi yung isang paragraph eh. Isang linya lang yan. Isang sentence lang yon. So, kung ipatuloy mo, kapatid, tinatanggap naman namin sa Old Testament, seventh day. Saturday talaga ang pahinga nila. Pero sa Hebrew chapter 4, verse 8, merong another day. So therefore, kapatid, ipagtuloy mo lang ang pagbasa. Huwag kang gawamit ng referensya na hindi sang-ayon sa'yo kapag babasahin ang buo. Ibang tanong. Okay. Follow-up na tanong. Ano sa Tagalog itong remember to keep holy the Lord's Day, enjoy and worship of the Lord and rest in imitation of the Creator's rest on the seventh day? Ano yan sa Tagalog? So, ang seventh day di, ha, refers to the Old Testament. No, na pinatuloy natin pero ibang araw na lang. Makonnect yan sa Hebrew chapter 4 verse 8. At kung napakinggan mo kapatid ang binabasa ni Brother Romel Palma, sa mga Kristiyano it refers to Sunday. So, sa seventh day refers to the people of God, the Jews, ang mga Hudyo. Pero meron ng another day. At yung talata na ginagamit mo ay magpapatunay na merong another day, hindi the same day. Sunod na tanong. Okay, follow-up na tanong. Kasi 10:37 na. Ito yung follow-up na tanong. Tumala na bro. Libre kang magtanong. Sige bro, natuloy. Sige. Yung ginamit ko kanina sa aking pagpapatunay, sangayon ba kayo na yung Marcos o Mark 1:21 may nalagay doon na okay. Kasadali lang mga kaibigan kasi kasi dumating yung ating anak. Okay, anak. Kasadali lang. Out na muna ako ha. Out na muna ako ba? Ha? Si. Hanggang anong time bro? Ubusin mo yung tanong mo. Ubusin mo. Meron din anak si Brother Jando dito. Dito ngayon ako, nauntog na eh. Kakauntog lang eh. Pero nga, dito nga din po anak ko. Pero sige lang. Okay, ito yung... Ubusin mo yung tanong mo. Okay, ito yung last na tanong. Okay, last na tanong na lang po ito.
Sa ngayon ba kayo sa nakalagay sa Mark 1:21 na yung mga tinunan, yung mga disipulo sa Acts 11:26 tinawag din yung mga Kristiyanos, at sa Mark 1:21 pumunta sila sa araw ng pumunta sila sa sinaguga sa araw ng Sabado. Sa ngayon ba kayo diyan o hindi? Yan ang hindi. Hindi ako sa ngayon kasi dinugtong niya ang Acts 11:26 at Mark 1:21. He's using it out of context na ako sa ngayon. Wala mo lang kapatid. Dapat natin malaman ang lahat ng mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. Oh, ito, brother. Brother, basahin ko ha. Oh, kasi mga Hudyo. So therefore, ang kanilang Sabbath is seventh day. Pero pagkatapos na na-resurrected ang ating Panginoon, ay klarong-klaro, binabasa ni Brother John, no? Meron na silang distinction sa Sabbath at sa Lord's Day. Ito, brother. At kung napakinggan mo yun, maigi kapatid, hindi mo na yan dapat itanong. Yan, ito. Tanong, ito, basahin ko, Padre, para, kasi parang wala siyang naalala sa binasa ko kanina eh. Ito, the first Christians were Jews who believed Jesus was the Messiah. The Savior is believed by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism. Kaya huwag mong pagdugtungin, nakipaghiwalay na nga, dugtung mo pa. So, kita mo kapatid, gradually, no, separated from the Jews. From the Jewish religion. Inaamin so, nila sa aklat nila, Father. Inaamin nila. Babasahin ko sa aklat nila, ha? Inaamin nila yan. Kapatid, ito, sir. Ano nila, sir? Sige, manituloy ko lang. Hanapin ko lang. So, kapatid, wala kaming, ano, yung mga talata mo ay hindi talaga magpapatunay na mga unang Kristiyano matapos na resurrected ang Panginoon, kaya panghihingi nga sila sa seventh day. Yun po, it refers to the Jew. So, kita ninyo kapatid, ang sinusunod ninyo ay hindi na si Kristo. Ang sinusunod ninyo ang mga Hudyo na nagpapahinga pa hanggang ngayon sa Sabado. Ito pa rin. Ito nakita ko. Ito. Basahin ko muna. Ito ha, basahin ko muna, Brother Wendell ha. Ito sabi dito. Ito ay nasa kanilang fundamental belief of the Seventh-day Adventist, kapahina 167. The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. Tapos idudugtong mo, separate na nga eh. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Universal, Catholic. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Sabi dito, Father Darwin, separate from the nation of Israel. Tapos si Brother Wally, dinudugtong niya. So, gradually, Brother John, no? Nung una, nakadugtong. Then, siya yung mga Hudyo. Pero gradually, kapatid, gradually, separated. No? Sa nation of Israel. Brother Tata? Okay, maraming salamat, Brother Darwin. Lagyan lang natin, gamitan lang natin ang logic yung Marcos 1:21. Eh, para sa ating kapatid na si Bro Warren, na pag pumasok sa tuwing Sabat ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesus ay para sa kanya ay Sabat keeper na. Ang tanong, kung lagyan nato ng logic, ang lahat ng nasa loob ng sinaguga ay ang kanilang religion ay Judaism. Yes. Speaking of Judaism, hindi pa na ipinunat ang itong Panginoong Hesus, nandiyan na, nag-exist na ang reliyon ng Judaism. No, Lucas 4:16. Ibig ba sabihin ng ating kapatid na ang ating Panginoon ay naging member sa Judaism? At hindi nagtayo. Bakit po, nagtatagpas siya ng sarili na iglesia na mayroon naman sa reliyon na Judaism? No, yun. Di ba? O, di. Rinaw, na hindi po bro ang ating Panginoon. Ang dating yun, kapatid, pag yun ang ginamit mong sitas para sa ipatunayan mo ang ating Panginoong Hesus ay Judaism, naging member na lang ang ating Panginoong sarili ng Judaism. Paano nagtatagpas yan ng yung sarili ng reliyon na ang kanyang reliyon ay Judaism? Kung patuloy natin karugtong, doon sa loob ng sinaguga, may isang taong nasaniba ng masamang espiritu. Inakast out ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung mga Sabbath keeper pala ay mga poses.
Oh, mga sabat paper pa tong doon sa loob sa sinaguga na sinaniban ng masamang espiritu. Mayroon niya po kung basahin kanina pa ako po gusto mabasa yung aklat nila rin ng doktong na po natin para for clarification lang po. Mayroon na siyang saring aklat yung Alpha and Omega Volume 8. Kung ating basahin ang pahina 356 na agri ang word na sabat. Ating basahin lahat, hindi natin putulin. Sabat, the seventh day of the week as the day of rest, when work is forbidden by the law of the Ten Commandments. Sabat observance is based on creation. Genesis 2:1 hanggang 3, Exodus 20:8 hanggang 11. Thus, it is a memorial to creation. Mayroong garugong. But the explanation for a Sabbath observance also includes a mention of the liberation of the Israelites from Egypt. Deuteronomy 5:12 hanggang 15. This event in him was a symbol of man's deliverance from the power of sin. Deliverance, ito na lang, atin na lang din sa diretsyon na lang natin sa ibaba. Christ was crucified on the preparation day. The sixth day of the week, he rested the Sabbath in his grave. So malinaw na sa in 6 days, ang ating Panginoong Jesus nandun sa libingan. Grave. And rose from the dead on the first day of the week. Luke chapter 23, verse 50. So, yun lang ang ating ginbinasa nga, liberation from Israelites, yun ang sabat ng mga Israelita. Pero sinunod ng ating mga kapatid na made in US, so ang genuine ng mga sabat keeper, yung mga taga-Israel. Yung taga-made in US, hindi na yung genuine. Para sa akin, humingi lang po ako ng panganin na sa totoo lang, hindi na kayo ang genuine. Pirated na kayo nga sa Wattipel. Kayo made in US lang po kayo. Maraming salamat. Hello, bro. Okay, bro. Maraming salamat, bro, sa binigay niyo sa akin ng panahon kasi mayroon po namang mayroon po namang ibang panahon na magtalakay tayo. At nagpasalamat po ako sa lahat ng mga CFP dito sa inyong programa. At lahat 'yon ng mga lahat 'yung mga tanong at mga sagot ay akin po 'yung tatawag nating timbang-timbangon sa bisita sa Amen. Subhano pa. Amen. At next time na lang, at maraming salamat sa lahat, at God bless po sa inyo. Salamat, Brother Warren, no, na kanyang